Ezra. Pinabalik ni Haring Cyrus ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Unang Kabanata. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipon niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buong niyang kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At ipinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem, na sakop ng Huda. Kayong lahat na mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem at muli ninyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nakatira sa lungsod na iyon. At samahan niya sana kayo. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitirhan niyong mga Israelita ay dapat tumulong sa inyong paglalakbay. Magbibigay sila ng mga pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. May mga Israelitang hinipo ng Panginoon para bumalik sa Jerusalem, kaya naghanda silang pumunta roon para ipatayo ang templo ng Panginoon. Kasama sa kanila ang mga pinuno ng mga pamilyang mula sa mga lahi ni Huda at ni Benjamin, pati ang mga pari at ang mga levita. Ang ibang mga tao ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na gawa sa pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop, iba pang mga mamahaling bagay, at pagtulong na kusang loob para sa templo. Ibinalik din sa kanila ni Haring Cyrus ang mga gamit sa templo ng Panginoon na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar sa Jerusalem at dinala sa templo ng mga Diyos-Diyosan niya. Ipinagkatiwala ito ni Haring Cyrus kay Mitredat na ingat yaman ang kaharian niya. Binilang ito ni Mitredat at ibinigay ang listahan kay Sheshbazzar, ang gobernador ng Huda. Ito ang bilang ng mga gamit. Mga gintong bandihado 30, mga pilak na bandihado 1,000, mga kutsilyo 29, mga gintong mangkok 30, mga pilak na mangkok 410, iba pang mga gamit 1,000. Sa kabuuan, may mga 5,400 gamit na ginto at pilak. Dinala lahat ito ni Sheshbazzar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia, kasama ng ibang mga bihag.